Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning sa ating mga ka-daylight. Ako po si Pastor Nolan Peña ng Jesus Lord Church, Makati. Start your day right, mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV channel at sa ating Facebook Live sa Light TV, God's Channel of Blessing Facebook page, no? Mapapakinggan din tayo sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DCJB 1458 Radio Calabarzon. Ngayong oras pong ito ay sama-sama po tayo upang pagbulayan ang salita po ng ating Panginoon. Manalangin tayo sandali. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng lakas sa pamamagitan niyong salita. Kaya naman ngayong oras pong ito, muli kami magbubulay na iyong salita at samano po kami. Patuloy ka pong magpahayag sa bawat isa at nawa sa kapahayagan mo. Ito po ay makapagpadagdag ng antas ng aming pananalig at pagsunod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. Amen. Sa araw pong ito o sa oras ito, ay may kinalaman po patungkol sa mga pagsubok sa buhay ang ating pag-aaralan o bubulayin. It is all about benefits of trials. Ang sabi po ng Book of James chapter 1 verse 12, "Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him." Ang Diyos po ang magpala sa kanyang banal at buhay na salita. Sa oras pong ito, gusto ko pong tanungin ang bawat isa po sa atin. Sino po ba sa inyo ang hindi nakakaranas ng pagsubok sa buhay? Alam ko pong walang makakasagot ng ako wala akong naranasan sapagkat lahat po tayo ay nakaranas po niyan. Kakambal po ng ating pagsilang sa mundong ito ay ang problema sa buhay. Ika nga, tayo pong lahat ay pinanganak na kakambal ang problema. Sapagkat ang sabi po ng Book of John chapter 16 verse 3, si Jesus mismo nagsabi, "Sa mundong ito, or in this world, you may have trouble, but in me, you may have peace." Ang daigdig na to ay punong-puno ng kagalumihanan at tayo pong lahat ay hindi po exempted sa anumang troubles o anumang problema na makakaharap sa buhay. Pero tandaan po natin, anumang pagsubok sa buhay o mga suliranin na naranasan po ng tao sa mundong ito, bawat trials po, tandaan po natin, ay meron din po yan kaakibat na benepisyo sa buhay ng isang tao. Dito po sa Book of James chapter 1 verse 2 to 4 po, ay sinasabi rito, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds." Magalak daw kapag dumaranas ka ng iba't ibang mga suliranin o problema sa buhay. Why? Sabi rito, "For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing." So nakita po natin, no? Kung ano po yung benepisyo na nakukuha po natin kapag tayo po ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Ito po ay pinapahintulot ng Diyos para maging ganap ang ating kalakasan sa pananalig sa Kanya, tumibay tayo at mas lalong kumapit pa sa ating Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid,
Dahil po sa mga pagsubok sa buhay, nasusubok ng Diyos ang laman ng ating puso. God test our heart in our trials. Tayo po ba ay patuloy bang nagtitiwala sa Panginoon kahit sa gitna ng pain and sufferings? At nagagawa ba natin panghawakan ang pangako ng Diyos? Kahit baga ang nakikita natin ay tila baga kabaligtaran ng mga bagay na inaasahan natin. Tayo po ba ay nagtitiwala sa Panginoon kahit kung minsan ang mga bagay na kanyang ipinagawa o iniuutos ay hindi nating maunawaan? Mga kapatid, tandaan po natin, our trials can be a test of our faith. Sa book of Deuteronomy chapter 8 verse 2 ay ito po ang sinasabi. And you must remember the entire trip that the Lord your God has led you through these 40 years in the desert. He was testing you. He wanted to make you humble. He wanted to know that is in your heart. He wanted to know if you would obey His commands. Ano po? So makikita natin dito, bawat pagsubok na pinayagan ng Diyos na maranasan ng mga Israelites from Red Sea to the Promised Land was a test of their faith. Sinusubok ng Diyos ang bawat isa sa kanila, sinusubok ng Diyos ang laman ng kanilang puso kung sila ay patuloy pa rin na maging faithful sa Panginoon sa kabila ng mga trials sa kanilang buhay na naranasan. Naalala ko po ang tatlong magkaibigang mga kabataan, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Noong ang Haring Nebuchadnezzar ay nagsabi na ang lahat ng tao ay kinakailangan lumuhod, magbow down at sumamba sa golden image ng kanyang ipinagawa. Pero ang tatlong ito na mayroong pananalig at pagsunod sa Panginoon ay nagsabi, hindi namin gagawin yan. At kahit kami ay itapon sa pugo ng apoy, hindi kami luluhod at sasamba sa imaheng ipinagawa ng hari. And to cut the long story short, dahil sa ginawang iyon at hindi pagtalima ng tatlo, sila nga ay itinapon doon sa pugon na 7 beses ang painit na ginawa. At nung sila ay naroon na, nakita ng hari. At ang sabi ng ganoon, namangha siya sapagkat ang ipinatapon niya sa pugon ay lumalakad at sila'y 4 at hindi lamang 3. Ito ang sinabi, no? Sa Daniel chapter 3 verse 25 to 27. The king said, "Look, I see 4 men walking around in the fire. They are not tied up and they are not burned. The 4th man looks like an angel." Then Nebuchadnezzar went to the opening of the hot furnace. He shouted, "Shadrach, Meshach, Abednego, come out, servants of the Most High God, come here." So Shadrach, Meshach, and Abednego came out to the fire. When they came out, the satraps, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. They could see that the fire had not burned Shadrach, Meshach, and Abednego. Their bodies were not burned at all. Their hair was not burned and their robes were not burned. They didn't even smell as if they had been near fire. So, ni amoy daw ng usok ay wala sa kanila. So, makikita natin dito mga kapatid, God tested them and they proved to be faithful. Nasubok ang Diyos ang katapatan niya, Shadrach, Meshach, Abednego sa kanya. At tunay na ipinakita ng tatlong ito ang kanilang katapatan sa ating Panginoon. And eventually, God promoted them because of their
faithfulness. Tingnan natin sa Daniel chapter 3 verse 30. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Mga kapatid, sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay, pinaintulot ng Diyos ang mga bagay ito upang subukin ang puso at katapatan ng bawat isa po sa atin sa Kanya. Isa pa po na makikita po natin that God directs us in our trials. May mga bagay na kung saan dinidirect ng Diyos o itinuturo ng Diyos ang kanyang direksyon sa bawat po sa atin na dapat nating tahakin, no, sa buhay. Sa 1 Kings chapter 17, after telling the super prophecy of his life to King Ahab, si Elijah po ay dinala ng Panginoon para magtago doon sa Kerit Ravine, sapagkat sinabi ni Elijah kay King Ahab, ilang taong hindi ulan hanggat hindi ko sinasabi. And since then, sabi ng Panginoon, tumakas ka na, tumakbo ka na. At nagkaroon po ng famine, ng tagutom sa buong lupain. So balit ang lingkod ng Diyos na si Elijah ay patuloy na sinusuplayan ng ating Panginoon. Nagpapadala siya ng uwak, ng ibon para magdala sa kanya ng pagkain, at siya'y sumasalok ng kanyang inumin doon sa batis. Subalit dahil sa matagal na ang panahon ng tagtuyot, natuyo ang batis o ang ilog na sinasalukan ng tubig ni Elijah, at tumigil na rin ang mga ibon sa pagdala sa kanya ng pagkain, ano? Pero inihanda na ng Panginoon ang another na lugar na pupuntahan ni Elijah. Sinabihan niya isang balo na kung saan ay doon sa Zarephath na asikasuhin itong si Elijah. At siya nga ay nagpunta doon sa Zarephath, si Elijah, at doon ay nakilala niya, sumpungan niya isang balo na mahirap din naman, pero tumatalima lamang sa kagustuhan ng ating Panginoon. And doon po, nanatili, nanirahan itong si Elijah at patuloy na sinuplay ng Panginoon sa kanya ang kanyang mga pagkain. So makikita po natin dito na when God dried up the brook, ipiniper na ng Diyos ang panibagong lugar na pupuntahan ni Elijah. And God was directing him to a new destiny. Sometimes, mga kapatid, kapag pinapayagan ng Diyos sa atin ang trials, mayroong panibagong itinuturo ang Diyos sa atin. Kaya kung halimbawa, may mga bagay na pinayagan ng Diyos na maalis sa buhay mo, meaning to say, baka merong ipapalit na mas maganda ang ating Panginoon. Kung iniwan ka ng boyfriend mo, halimbawa, huwag ka malungkot. Maaring gusto na ng Panginoon na yung kalooban niyang mangyari sa iyo, merong ibibigay na mas maganda ang Panginoon. Natanggal ka sa trabaho, nagsara ang negosyo mo dahil sa pandemic, may panibagong direksyon na ibibigay ang Panginoon sa atin. Ang Panginoon, kapag inalis niya, pinayagan niyang mawala ang isang bagay, meron siyang mas magandang bagay na ibibigay. Sapagkat hindi niya papayagan, mangyari mga bagay niyon, na kapag tayo matapat naman sumusunod sa kanya, na walang mas higit na mainam at magandang kapalit. Mga kapatid, mga kaibigan, God directs us in our trials. Maaring mayroong panibagong direksyon na gustong ituro at panibagong bagay na gusto ng Diyos na gawin natin
kung bakit niya pinapayagan ang mga pagsubok ngayon sa iyong buhay. Another thing, God corrects us in our trials. Pwedeng sa mga pagsubok, sa mga trial na naranasan natin sa buhay, ay kinukorek tayo ng ating Panginoon. Natatandaan ba si Jonah? Si Jonah ay nag-disobey sa Panginoon. God told him, go to Nineveh and tell them, gugunawin ng Diyos ang kanilang lugar dahil sa kanilang kasamaan. But instead of obeying God, Jonah goes to the opposite direction. Dahil gusto nga yan para sa kanya na magunaw ang Nineveh, sapagkat ang Nineveh po ay capital city of Assyria at number one na mortal enemy ng Israelites. Kaya sa kanya, okay lang. Kaya tumakas siya, nag-disobey siya sa Panginoon. Pero alam natin, di ba, sa kaisa ng barko, dumating ang isang malakas na bagyo at ang barko ay halos lulubog na. And then, itinapon ang mga kargamento. Kasama si Jonah itinapon sa dagat. Pero ang Diyos, no, nag-provide ng isang dambuwalang isda para ilunok itong si Jonah. Sa chapter 2 po ng Book of Jonah, makikita po natin doon, nagsisi siya sa loob ng tiyan ng isda. At matapos siya magsisi, iniluwas siya ng dambuwalang isda doon mismo sa dalampasigan ng Nineveh. And then, doon siya nagsimulang sumunod sa ating Panginoon. Sa karanasan ni Jonah, yung kanyang naranasan na bagyo habang siya isakay ng barko, bahagi ng pagkukurek, bahagi ng pagtutuwid ng Diyos sa kanya para gawin niya kung ano ang nararapat, gawin niya kung ano ang tama. Naalala ba niyo yung prodigal son? Yung bunsong anak na lalaki ng isang tatay? Hiningi ang bahagi ng kanyang mana. And then, nung mahingi niya ang bahagi ng kanyang mana, anong ginawa? Naglayas, umalis sa kanyang ama, sa tahanan ng kanyang ama, at nagpunta sa malayong lugar. Doon siya nagpasasa, inaksayaw, inaldas ang lahat ng kayamanan o ng salapi na kanyang minana. Then what happened? Dumating ang famine, tagutom sa lugar na yon. Dumanas din siya ng paghihirap. At wala siyang makain. Para lamang makasurvive, anong nangyari? Namasukan siya. At ang napasukan niyang trabaho, tagapagpakain ng baboy. At pati yung kaning baboy, kinakain niya. Sa tindi ng hirap, sa tindi ng gutom na kanyang naranasan, he realized, buti pa sa tahanan ng kanyang ama, ang mga alipin, servant ng kanyang tatay, walang nagugutom. Silang lahat ay kumakain sa tamang oras. Then, he realized na bumalik sa pamilya, sa tahanan ng kanyang tatay. At ang sabi niya, Tay, huwag mo na akong ituring bilang anak. Ituring mo lang akong alipin. Kaya siya po ay nagbalik loob. Ang mga bagay na yon na kanyang naranasan, na paghihirap, ay bahagi ng pagtutuwid sa kanya ng Panginoon upang ma-realize niya ang kanyang mga kamalian. Kaya nga, God corrects us in our trials. Another thing, God protects us in our trials. Have you remembered what happened to Joseph? Si Joseph na paborito ng kanyang tatay, pinagtangkaan ng kanyang mga kapatid na patayin, ipinagbili bilang alipin doon sa, ipinagbili sa mga mangangalakal, at dinala ng mga ngalakal doon sa Ehipto, naging alipin ni Putipar, naging matapat naman si Joseph, subalit siya ay na-frame up na bilanggo. At doon sa loob ng bilangguan may nakilala siya at nangako na siya itutulungan pero hindi rin siya tinulungan. At naghintay lang pala ng pagkakataon na kung saan tamang timing na kailangan ang gift ni Joseph to interpret dreams, sapagkat nung managinip ang hari, saka naalala nung nagako sa kanya na si Joseph ay marunong mag-interpret ng panaginip. Sabi niya sa kanyang mga kapatid, nung sila ay magkaharap-harap, sapagkat si Joseph ay naging gobernador ng Egypt,
At doon ay marami mga pagkain. Doon sila kumupunta para bumili ng pagkain. Nung sabi ni Joseph sa mga kapatid at nagpakilala, huwag kayong matakot. Nangyari ang lahat ng mga bagay na yan at ito ay niloob ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. Sa makatwid, ang nangyari yung pangyayari sa buhay ni Joseph, ang pagmanupit sa kanyang mga kapatid, ang lahat ng mga pagsubok na kanyang naranasan, ay bahagi pala ng plan ng Diyos to protect him and to protect his family, to save them in time of famine, sapagkat at that time ay gobernador na si Joseph. And another thing, mga kapatid, trials make us rely on God. Sinabi po ni Pablo tungkol sa kanyang mga pagsubok na rasan, brothers and sisters, we want you to know about the trouble we suffered in Asia. We have great burdens there which were greater than our own strength. We even gave up hope for life. In fact, it seems like God has been telling us we are going to die. But this is so that we will not trust in ourselves, but in God who raises people from death. So, sinasabi niya rito na matindi yung kanilang mga hardship, matindi yung kanilang mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay. At nangyari mga bagay ito, sabing ganoon, upang hindi kami magtiwala sa aming sarili, bagko sa Panginoon. And after going through the trials, makikita po natin kung ano ang sinabi ni Pablo. Sa 1-2 Corinthians chapter 4, verse 8-9, we have troubles all around us, but we are defeated. We often don't know what to do, but we don't give up. We are persecuted, but God does not leave us. We are hurt sometimes, but we are destroyed. Mga kapatid, makikita po natin dito na kung paano po itinaas ng Panginoon ang level at pagtitiwala ni Pablo sa ating Panginoon. At yun din po sa bawat sa po sa atin, tandaan po natin, trials makes us rely on God. Ipinakita rito ni Pablo kung paano siya nagtitiwala sa ating Panginoon. Dapat ay ganoon din po ang bawat sa po sa atin. Tandaan po natin, God is at work in our lives even when we do not recognize or understand it. Kaya mga kapatid, sa oras pang ito, ano man po ang mga kabigatan po natin, tandaan po natin, lahat ng ating pinagdaraanan, lahat ng ating mga sinunanin, alam po yan ng Panginoon. At ang sabi niya, kung bigat na tayo, lumapit tayo sa Kanya at tayo ay Kanyang bibigyan ng kapahingahan sa lahat ng mga sinunanin na meron tayo. Kaya sa oras pang ito, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa iyong word of encouragement. Kilala mo po at alam mo po ang mga kilala mo po ang bawat isa po sa amin, alam mo po ang aming mga pinagdaraan, O God. Dalangin ko po sa bawat pagsubok sa buhay na kinakaharap ng bawat isa. Tulungan mo po kami na ito po yung mapagtagumpayan namin. Ang pangako mo, lahat ng pagsubok ay pangkaraniwan sapagkat ito'y nararanasan ng lahat ng tao. At walang pagsubok na naranasan ng sinuman na hindi nahigit sa aming kakayanan. At kapag ito'y dumating, ibibigay mo sa amin ng lakas upang ito po ay aming mapagtagumpayan. Lord, tulungan mo po ang bawat isa po sa amin na ma-overcome kung ano man ang aming pong pinagdaraanan. Patatagin po ang aming panampalataya at kami nawa ay masumpungan mo, O Diyos, na patuloy pa rin maging matapat sa iyo hanggang sa iyong muling pagbalik. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga panalangin. In Jesus' name, this we pray. Amen. Muli po, ito si Pastor Nolan Peña ng Jesus Lord Church Makati. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more.
Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotions.